A-20s strafe fortified mountains where the enemy is putting up stiff resistance to prevent advancing 6th Army troops from entering the Cagayan Valley. Kinaganapan noon ng isang madugong digmaan na ikinamatay ng halos ay 10,000 sundalong Amerikano, Hapon at mga Pilipino. Ngayon ay dinarayong pasyalan dahil sa naggagandahang tanawin at mga memorabilia ng kasaysayan. Narito tayo ngayon sa San Nicolas, Pangasinan upang pasyalan ang isang bagong dinarayong atraksyon. Ito ay ang Barangay Maliko ng San Nicolas, Pangasinan. Santa Fe, Nueva Vizcaya. San Nicolas, Pangasinan. Nakita ko sa Google Maps. Pupustahan. Oo. Anong pupusta mo? Ano? One day kalayaan. Ikaw. Ang lupit naman yata, no? Lugi yata ako doon, ah. Ito ang Villa Verde Trail, ipinangalan sa misyonaryong paring Espanyol na naging kaibigan ng mga katutubong Igorot na naninirahan sa lugar, ang tribu ng Kalanguya. Sa panahong iyon, tanging kabayo at kalabaw lamang ang nasasakyan ng mga katutubo upang makapaghatid ng kalakal sa mga karatig bayan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Pinag-uugnay ng Villa Verde Trail ang bayan ng San Nicolas sa Pangasinan at Santa Fe ng Nueva Vizcaya. Ang Villa Verde Trail ang dinaanan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino upang lusubin mula sa likuran ang mga Hapon na nakapagtayo ng malakas na puwersa sa Baliti Pass na ngayon ay kilala bilang Dalton Pass. Ang planong paglusob ay natunugan naman ng mga Hapon kaya nagtayo sila ng malakas na depensa sa Salaksak Pass na nasa Barangay Maliko. At dito naganap ang madugong bakbakan ng sanipwersang sundalong Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapon. Hindi ito naging kasingdali ng inasahan, subalit matapos ang 3 buwang pakikibaka ay tuloy ang ginapi ng alyansang Amerikano at Pilipino ang puwersa ng mga Hapon. Mo lahat 'yan mga local tourist na
dugi ata ako, mukha puno ah. Bakit? Ang daming mga macho na riders. So? Wala naman ako. Gagandahan nila. O may partner na macho. Pero na tayong umuwi, dito na lang tayo. Dito na lang tayo, ang sarap ng buhay. Yung toyo, iwan mo sa bahay. Walang toyo, walang toyo. Madami yan. Pinumba ko kaya. Gandang umaga po. Gandang umaga po. Anong klaseng sayaw po yan? Kalanguya, kalanguya. Na-amaze kami masyado dito sa Tanawin, tapos mayroon pa palang mga ganito. Ito yung tinatawag nilang adoption right. Adoption rights. Yeah. Okay. Yung hindi membro ng Kalanguya tribe, kung gusto nilang i-adopt, ganitong activity yung gagawin nila. Parang welcoming. Yeah, yeah. Parang welcoming, then yung i-adopt, i-accept niya. Tsaka hindi, marami pang kainan dito, kaya lang dahil hindi namin explore itong lugar. First time namin pumunta dito, hindi namin alam kung saan talaga yung mga kainan. Pero based dun sa mga videos ng mga ibang vloggers na nag-cover na nitong Maligo, maraming pang mga restaurant dito, kaya lang inisip natin gutom na tayo, pero pumayag pa tayo maghintay ng 30 minutes dahil dito sa view parang nakahang na tayo sa gilid ng bangin. Ano? Nakamay ka na, lakas pa ng boses. Eh mahamog na naman. Ayan, so hindi natin nakikita talaga yung kabuuan ng nung paligid, pero yung lalim. Paano pag lumindol? Patay tayong dalawa. Kung magkasama tayo hanggang kamatayan. Hanggang sa impyerno. Buti alam mo papunta ng impyerno. Yan, makanya. Ito ay ang labanan sa Maliko na mas kilala bilang Battle of Villa Verde Trail ay bakas na lamang ng kasaysayan. Ang Villa Verde Trail ay isa ng magandang kalsada na nagpabilis ng biyahe sa probinsya ng Pangasinan papunta ng Nueva Vizcaya. At ang kagandahan ng Tanawin dito ay patuloy pang umaakit ng mas marami pang mga turista. Pala yung mga kabataang barangay ng Concepcion Tarlac, kakalain mo. Si Mr. Christopher. Yan. Oh, nandito rin ang ating dating konsehal ng bayan, Noel Manalo. Yan, Concepcion Tarlac. Mula kanina, puro Kapampangan yung naririnig namin. Ano to? Pasyalan ng mga Kapampangan. Yung mga riders kanina nagpapicture kami. Kasama yan ni Lolo, sir? Ha? Kasama po kami. Wow, mali! Wow, mali! Mali ba? Ha?
Ito ang M4 Sherman Tank, ipinangalan sa isang Amerikanong general na si William T. Sherman. Isa ito sa pangunahing armas na ginamit ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dinala dito sa Pilipinas upang gamitin laban sa malakas na puwersa ng mga Hapon. Ayon sa isang miyembro ng pamilya tindahan na siyang may-ari nitong Heritage Park, ang isang ito ay nasira at di na nakumpuni nang kasalukuyang nagdiriwang ang mga sundalo sa nakamit na tagumpay, isang kawal Hapones na may dalang bote ng gasolina, ang patiwakal na sumugod. Sinindihan ang dalang gasolina at inilaglag sa loob nitong tangke na ikinasawi pa ng 5 sundalong Amerikano. Biskaya. Oh, ano? Talo ka. Talo ka. Meron akong one day kalayaan. Hey, may nakita ako, barangay home. Hey. Talo ka, mukha puno. Ayan o, ang linaw. Oh. San Nicolas, District 2, San Nicolas, Pangasinan. Oh, ano? Ano ka? It's a tie. It's a tie? Tatlo yung barangay. Bakit tatlo yung barangay? Tatlo po kasi yung kapitan. Maliko sa taro. Santa Fe, Nueva Vizcaya, tapos Maligo, San Nicolas, Pangasinan. Bagamat matagal nang usapin ang sa kung kaninong probinsya ang may sakop sa Maliko, ang mga residente dito ay walang anumang hidwaan. Ngayong dinaragsan ng turismo ang lugar, ang kinikita mula dito ay pinaghahatian ng bawat paksyon ng walang lamangan. Nagkakaisa din sila sa mga proyekto ng pagpapaunlad pa sa lugar upang patuloy pa itong umakit ng mga mamumuhunan para sa ikakuunlad ng bawat residente sa Barangay Maliko. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Parang kailan lang ngayon ay may toyo na naman. Picture! Yeah! Sige pa! Oo, ha? Ingat, engot ka pa naman. Para, ulit pa ba tayo? Oo naman, bakit hindi? 599. Apo. O, generous ako sa inyo yung piso. Kailangan ko naman.